Praise the Lord. So this time, let's go to the Word of God. And today, we entitled our message this morning, The Importance of Faith. Ano bang kahalagahan ng pananampalataya? Ang pananampalataya ba ay kailangang alagaan? No? Ang pananampalataya ba ay dapat na manatili sa ating buhay? Siyempre. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo in Luke chapter 18 verse 8, no? Remember this word coming from the mouth of our Lord Jesus Christ. When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, meron kaya siyang matagpuang may pananampalataya? Sa Tagalog, ang sabi niya, kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? So when the Lord comes, hindi niya po titingnan ang iyo pong estado sa buhay. Kung ikaw ba ay yumaman na, nakapagtapos ang lahat ng iyong mga anak at napulpil lahat ng mga ambisyon mo sa buhay, o merong mga malawak na lupain, or masabing ikaw ay maraming tinulungan, ano? At maraming mga ipinatayo na magagandang mga gusali or tinulungang mga tao. Ang titingnan ng Lord pagbalik po niya ay pananampalataya. Pagbalik ng anak ng tao, merong kaya siyang matatagpuan? May makikita kaya siyang sumasampalataya sa kaniya? Sabi po ng Romans 10:17, ang katwiran po na tinanggap natin sa Diyos ay from faith to faith. Kailangan po magsimula sa pananampalataya, mabuhay sa pananampalataya, at magtapos sa pananampalataya. At alam natin na ang pananampalataya ay siyang nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. There's nothing that pleases God unless or except faith. Kaya po, without faith, it is impossible to please God. Can you write it down, my friend? Without faith, it is impossible to please God. Kahit anong gawin natin na pagpapakareligyoso, kung hindi po nakasentro sa Diyos ang pananampalataya natin. Pag sinabi natin kasing pananampalataya ay yung pong ating believing doon sa ipinapahayag na gawa ng Diyos na siya nating tatanggapin upang paniniwalaan, tatanggapin sa sampalatayanan upang makamtan ang kaligtasan, pagpapala, biyaya, lahat ng bagay na nais nating mangyari sa buhay po natin. Ang isang tao kapag meron siyang pananampalataya sa Diyos, kinikilala niyang lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya nga po, kung ikaw ay nabubuhay na parang yung galing mo at yung pong bagay na ibinibigay mo sa Diyos ang magbibigay ng kaluguran sa iyo sa kanyang paningin, you are in a wrong belief and you are in a wrong standing, my friend. Sapagkat it is only faith that pleases God. And when we say this faith, faith is believing what He says to you. Believing what He gave you. Believing what He did for you. Yung pong ginawa niya sa'yo. Without faith, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please God. We cannot please the Lord. Hindi natin mabigyan ng kaluguran ang Diyos kung walang pananampalataya. At syempre, ang pananampalataya ay dumarating lamang ito sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig at pakikinig tungkol sa ginawa ni Kristo. Ang ganda po yung sinasabi po ng Bible dun sa Romans chapter 10 verse 17 that faith comes from hearing and hearing. So, inulit po siya, hearing and hearing. Kapag meron po tayong mga nababasa po sa Bible na magkasunod na salita, parang redundant siya or
meron pong tinatawag na emphasis. Ano? It is an emphatic word. Binibigyan ng kahalagahan. Katulad nung John chapter 3 verse 3, sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, verily, verily. So the word na verily, verily, katotohanan, katotohanan, meaning napakahalaga. Lubhang napakahalaga. At ang sabi niya, verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So yung pong pagiging born again o kapanganakang muli, kung hindi magaganap sa isang tao, kung hindi mangyayari sa kanya, ang maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos, eh hindi po siya makakapasok. Hindi niya makikita, hindi siya makakapasok. Dito naman po sa pananampalataya, ginamit ni Pablo yung pong emphatic word or yung pong tinatawag na paulit or inulit na salita. Faith comes from hearing and hearing. So hearing and hearing means it is a continuous, consistent hearing. Sapagkat sa pamamagitan po ng tuloy-tuloy na pakikinig, ito po ay nagbibigay at nag-sustain, nagbibigay ng kalakasan sa pananampalataya ng tao. Okay? Hearing and hearing po yan, habang nabubuhay ka. Parang ito, kain ng kain. Ayan, kumain ka ng umaga, tanghali, gabi, kinabukasan, kain ka ulit. Habang nabubuhay ka, dapat kang kumain. At tayo naman, habang tayo nabubuhay sa Panginoon, dapat tayong makinig ng salita ng Diyos upang manatiling matatag, malakas ang ating pananampalataya. Sapagkat sa ating pong journey in this world, we can encounter a lot of challenges. Napakarami mga pagsubok na kung walang salita ng Diyos na maririnig natin sa bawat araw na siyang pagkain ng ating espiritual, mga kapatid, ay manghihina ka. Baka ngayong pananampalataya mo ma-divert pa sa mga bagay sa mundo. And that is dangerous when your faith is diverted at mawala na ang pananampalataya mo sa Panginoon bilang siya ang tagapagligtas mo. Ano? Then we're gonna talk about that. Okay? In the future. I want you to understand that faith is so important. And without faith, it is impossible to please God. Faith actually is what God, our Lord Jesus Christ, is looking for when He comes. Sa Kanya pong pagbabalik. Okay? Romans 10:17, faith comes from hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. Pakikinig. Ano po yung dapat natin mapakinggan? It is a message concerning Christ. Doon po sa ibang version ng Bible is hearing and hearing the word of God. Sa ibang version naman ay hearing and hearing the word of Christ. So what is the difference of word of God and word of Christ? Actually, parehas na tama po yan. Kaya lang, mas accurate po yung isa. Pag sinabi kasi nating word of God, that is the whole Bible. No? Genesis to Revelation, okay, the Bible is the Word of God. So when we hear the Word of God, it comes from the Bible, and that is good. Pero yung pong gumamit na version na Word of Christ, na ang tinutukoy po natin ay pananampalataya, ito po yung mas specific. Ibig sabihin po, specifically sinabi ng tunay na magpapalakas, magbibigay ng sustento ng kalakasan, supply ng kalakasan sa ating pananampalataya ay walang iba kundi po yung mensahe tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabagkat ang tanging makapagbibigay kaligtasan sa atin, makapag-uugnay sa atin sa Diyos, makapagbibigay sa lahat ng pangangailangan po natin, mabuksan ang kaunawaan natin na lahat ng ating mga pangangailangan ay naipagkaloob na sa atin. We are already blessed, no? In all kind of spiritual blessing in the heavenly places. Lahat po ng yan, maging ang pagtanggap sa atin ng Diyos, maging ang katwiran natin, ang kabanalan natin, ang pagiging kaaya-aya tayo sa natin sa mata ng Diyos ay
nag-uugat doon sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakahalaga that we are specifically addressing our faith to what the Lord has done at the cross. At para nang sa ganun po ay maging matatag ang ating pong pananampalataya kay Kristo doon sa cross, ang naririnig natin na mensahe is all about what He did for you. It's all about Jesus Christ. Kaya mas accurate po yung sinabi na faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Hindi lamang po yung kabuuan ng Bible, kundi specifically the word of Christ, the message of the gospel. Kapag nakikinig ang tao, kaya tingnan ninyo kung ating pong mga napapakinggan sa ating pong mga gawain, mga kapatid, maganda naman yung meron tayong motivation. Maganda naman na tayo po ay ma-aflame, ano, ma-encourage, mabigyan po ng kagalakan ng puso natin sa mga bagay na naririnig natin at mga tama nating gawin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero sa mata ng Diyos ay higit pa sa sapat ang marinig na natin, that is the power actually coming from the Lord, yung pong gospel. And that gospel is all about Jesus Christ. The gospel is Jesus Christ. Pakisulat nga po ninyo dyan, the gospel or the good news is Jesus Christ. The message of that gospel is Jesus Christ, the good news is Jesus Christ. And why Jesus Christ? Because He is the Savior. He is the Savior. He is the way going to the Father. At siya mismo ang nagsabi, no? I am the way. I am the truth. I am the life. Diba? Kung wala siya, mga kapatid, hindi ka makakaparoon. Without me, you cannot go to the Father. Kung hindi kayo sasampalataya sa Kanya, then you cannot go to the Father. Yeah, friend, faith must be anchored into what Christ has done. So the message na dapat nating naririnig sa mga social media, maging sa ating pong mga gawain, kung saan po kayo dumadalo, it should be Christ-centered. It should be the message of Christ or the message about Christ, concerning Christ. And that is the gospel. I am not ashamed of the gospel, sabi ni Pablo, because it is the power of God. So the gospel is the power of God. The gospel is Jesus Christ and the gospel is the power of God. Pakisulat nga po ninyo yan. The gospel is the power of God. So, unto what? Unto salvation. And that salvation is, it includes healing, deliverance, health, prosperity, shalom, wholeness of life. Kasama po doon na nakapaloob sa salvation, soteria, or sozo, no? At ang kapangyarihan ng Diyos para sa deliverance, para sa kagalingan, para sa kalayaan ng tao, para sa kasaganaan ng buhay ng tao, para po sa kapayapaan at wholeness ng buhay ng tao ay ang gospel, ang mabuting balita. At ang gospel na yan ay si Jesus Christ. So kinakailangan ngayon, your faith must be addressed to Jesus Christ. At para tayo po'y magkaroon ng nakasentro kay Kristo na pananampalataya, ang naririnig nating mensahe, it should be Christ. So yan mo, no? Napakaganda po yung ating pong naririnig ngayon. So ano ba ang mga bagay na ginawa ni Kristo sa atin? Napakarami. Sa Kanya po natin natanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Without Christ, there is no forgiveness of sin. Without His sacrifice at the cross, there is no forgiveness of sin. Kaya nga po yung mga nagtatanong at nagko-comment po sa ating pong mga videos, kilala mo ba ang Diyos mo? Diba? Kilala mo ba kung sino ang propeta mo? Kilala mo ba kung sino ang teacher mo? Mga kapatid, I really know personally, ginosko, my Lord, my Savior. Kaya ang tanong ko ganito, may Savior ka ba? Kasi kahit na alam mo meron Diyos, if you have no Savior, then who is your Savior? No man can save himself. And no religion can save themselves or any people.
Eh kung religion lang po ang pinag-uusapan, wala na pong pinakamagandang religion, kundi yung religion ng mga Hudyo eh. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa kanila ang lahat ng commandment. Sinamahan sila ng Diyos, tinawag sila ng Diyos. May pangako ang Diyos kay Abraham. May pangako ang Diyos kay David. Sasamahan sila. At na pinagyayaman sila, kaya nga hanggang ngayon, ang Israel, kaya kahit napakaliit na bansa, hindi pwedeng maigapin ng sino man. Sapagkat ang kumakalaban sa bansang Israel ay kumakalaban sa buhay na Diyos na may-ari at gumawa ng langit at lupa. Up until now, there is a protection of God to the nation of Israel. Kaya wala pong mga Palestinian o sino man pong mga other religion or other groups, kahit gaano pa kayo karamit kapangyarihan, you cannot fight and win against Israel. Because they are protected by the Lord and they are with God. God is on their side. And if God is with you, the Bible says, who can be against you? Ngayon, kung ang bansang Israel ay meron pong religion na Judaism, ano? Nasa kanila po yung mga lituntunin kung paano po maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. And nasa kanila ang mga commandment, ibinigay kay Moses, ibinigay sa mga Israelita. And yet, kailangan pa rin nila ng Savior. At yan po ang dapat na maunawaan at mabuksan ang kaisipan ng mga Israelita na hanggang ngayon ay naghihintay ng ipinangakong tagapagligtas. He came, and His name is Jesus, Yeshua. His name is Yahweh. He's already here. He is our banner. He is our Jehovah Nissi. He is our Jehovah Chidkenu. Dumating na siya. Ngayon, kung sapat na ang relihiyon, hindi na kinakailang dumating pa ang Panginoon sapagkat ibinigay na nga niya sa mga Israelita. Pero mga kapatid, religion cannot save you. Sapagkat yung pong mga lituntunin niyan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay nagpapakita po yung batas na yan na ikaw ay hindi makasunod sa lituntunin ng Diyos. No one can obey perfectly the laws of God. Anong inihingi po ng batas ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, ang perfection ng Diyos, ang inihingi ng kabanalan ng Diyos ay maging banal ka, maging perpekto ka, maging matuwid ka, walang kapintasan sa kanyang mata, at yan ang inihingi ng batas. And the problem is, there's no wrong with the law. Walang problema sa batas na ibinigay ng Diyos. That is holy, that comes from God. The problem is, man cannot obey the law. Men cannot comply to the requirements of the law. Sinabi ng batas, maging perpekto ka, maging banal ka, and men are trying to be holy but they are failed. Kasi kahit sabihin mo na marami kang nasusunod, you obey 99%, there's only 1%. O sabihin na natin, 99.99%, there's only 0.00001% na nag-disobey ka dun sa kautusan ng Panginoon, then you are already imperfect on the side of God. Because ang perfection sa mata ng Diyos ay hindi po yung 99.99. Ang perfection sa mata ng Diyos hindi po yung almost perfect. Ang perfection sa mata ng Diyos is you must be whole, perfect as He is. Eh sino makagagawa nun? Wala. Kaya nga po mga kapatid, ipinapahayag ng batas na binigay ng Diyos sa mga Israelita kay Moses na we need a Savior. Everyone needs a Savior. At dumating nga po ang tagapagligtas. Kaya nga po, yung pananampalataya natin dapat ay nakaangkla ngayon kay Kristo. We lean on to Christ that He is our Savior. No one can save us and no man can ever come to God except through Jesus Christ. It is through Jesus Christ alone, my friend. Hallelujah. So faith comes by hearing and hearing. You know, Christians are living by faith and not by sight. Now that we are Christians, sa pananampalataya tayo naligtas, sa pananampalataya tayo na maging matuwid, sa pananampalataya tayo naging banal, tinanggap ng Diyos, sa pananampalataya rin tayo nabubuhay. Live by faith. Pakisulat mo nga dyan, I am living by faith every day of my life. So if you are living by faith, let your faith be fed with the Word of God. Because faith comes by hearing and hearing.
ang pagkain po ng ating pananampalataya ay salita ng Diyos. Kaya nga po, the Lord commanded us to go into our gathering. Huwag nating kaliligtaan ang mga pagtitipon sapagkat doon tayo po'y nag-aaral, nagpupuri. At syempre, you have to feed yourself with the Word of God every day. Nagbabasa ka ng personal sa salita ng Panginoon, nakikinig ka pa ng mga tamang aral. Na kinakailangan po yung napapakinggan mo. Alam naman kung yung napapakinggan mo condemning, parang dinidisqualify ka at nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kapag ganyan ang naririnig mo, ibig sabihin, hindi po yan yung mensahe na magbibigay kalakasan sa iyong pananampalataya. You are not fed up with your faith, my friend. Kung ang naririnig nating mensahe ay condemning, yung pagkakamali mo, yung kahinaan mo, yung karumihan mo, hindi ka karapat-dapat sa mata ng Diyos at wala kang puwang sa pamilya ng Diyos, no? Pinaparusahan ka ng Diyos, kaya ka nagkaganyan. So, if that is the word that you are hearing in your messages or in your community na dinadaluhan, kapatid, umalis ka na dyan sapagkat hindi ka napeped, hindi ka napapalakas. Kinakailangan po ang salita na maririnig po natin ay yung pong nagpapahayag at nagpapatotoo kung sino ka bilang nakipag-isa kay Kristo. Maaring ikaw ay nagkamali, maaring ikaw ay nagkulang, maaring marami kang mga pagkukulang at kulang-kulang ka sa mata ng iba, pero dahil ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, you are a believer of Jesus Christ, you must be reminded of who you are. And that is the work of the Holy Spirit, to remind you of who you are. To remind you of what you receive nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. You are forgiven, you are righteous, you are accepted, God loves you beyond measure. He is not mad at you, but He is madly in love with you now, my friend. He bless you. You are karituo, you are highly favored, that's who you are. At etong pinakamatindi, you are empowered by God because He lives in you, He dwells in you, the Holy Spirit is residing permanently in you. Eh pastor, nagkasala nga po, nagkamali nga po, nalugmok nga sa putikan eh. Kapatid, ang ginto, kung ang ginto ay nalublob sa putikan, ang ginto na lublob sa dumi ng anumang dumi na yan, dumi ng tao, dumi ng hayop, nawawalan ba ang halaga ng ginto? Ang ginto ay ginto pa rin, kapatid, nadumihan nga lang. Pero hindi doon ang dapat nakalalagyan ng ginto na yon. Dapat nandoon po siya isa-isang malagang magandang kalalagyan. Ganyan din po ikaw, ako, tayong lahat, higit pa sa ginto sa mata ng Diyos. At yung ginto na yan na buhay ng Diyos na meron tayo, mga kapatid, hindi kayang pasukin ng anumang kasalanan. And that is the power of the blood of Jesus Christ. We are forever and permanently cleansed because of the blood of Jesus Christ. So kailangan mo ngayon na makarinig ng mensahe na patuloy na magbibigay ng lakas sa iyo na maunawaan mo na ang Diyos nagmamahal sa iyo. At yung pong paglapit mo ngayon sa Diyos, doon ka magkakaroon ng kalakasan, doon ka magkakaroon ng sigla, doon ka magkakaroon ng kagalakan. At sa kagalakan mo ngayon, sa presensya ng Diyos, doon mo ma-overcome ang anumang mga tukso ng mundo, anumang kasalanan mula sa mundong ito. Glory, hallelujah! Akala ng maraming mga preacher, ako may kabilang sa mga yan noon, na yung pagkukondena mo sa tao at magpipreach mo sa mga pagkakamali ng tao at ginagawa ng tao, ay yun po yung magbibigay sa kanila ng kalakasan now. Of course, we have to remind them that what they are doing is wrong, but we need to conclude unto them and emphasize unto them, you are a child of God and God loves you, my friend. So we need to live by faith as Christians. And Christians living by faith, kasi sabi ng 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. We live by faith, not by what we see with our eyes. Kaya po yung pong kinakalagyan mo ngayon, ano mang mga sitwasyon mo kapatid, para mapalakas ka, ano, tumingin ka hindi sa bagay na nakikita mo, kundi sa pangako ng Panginoon sa buhay mo.
Of course, totoo yung nangyayari sa iyo. Totoo na may sakit ka. Pero katotohanan, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng mga latay ni Kristo, ikaw ay magaling na. Totoo na bankrupt ka, maaring bankrupt ka, may lubog ka sa utang, wala kang perang hawak ngayon. Oh, that is reality. Okay, that is a fact. But we are not living by fact. We are living in the truth. The truth is, the Bible says, siya na mayaman ay naging mahirap upang ikaw, ako na mahirap ay maging mayaman. So you need to believe that you are rich. Eh anong kayamanan natin ngayon? Eh wala nga po ako, pastor. Lubog nga po ako sa utang. Ang dami nga po nag-ahabol. Ganito, ganyan nga po eh. Buo nga po ng maling desisyon ko o kaya gawa ng tao sa akin. Kapatid, anumang nawala sa iyo, you must stand and believe that you are rich because you are in Christ Jesus. Yung pong presensya ng Diyos sa buhay mo ay higit pa sa kayamanan. If you know how to value the presence of God and your position as a child of God, the life that is in you, if you know how to value that, wala pong pera, diamante, ginto o pilak o anumang mamahaling bato na po pwedeng ikumpara sa yaman na yan na meron ka. Kaya nga po ang sabi ng Bible, you are rich, my friend. And I could say, I can shout it out, I am rich. With all the spiritual things, I am rich because the owner of this world and the creator of this world, the power that raised Jesus Christ from the dead, the most powerful one, and yet, the most gentle one and the most lovable one resides in me. It resides in me. Glory to God. And He gave me the power. He gave you the power. Kaya sinabi ko, mayaman ka. Kasi kung ang kayamanan mo ay mga bagay na panlupa, ang kayamanan mo ay papel na gawa ng tao, kung ang kayamanan mo ay yung ginto, pilak, ang kayamanan mo ay lupain lang, ang kayamanan mo ay mga bagay lamang na nabubulok at nawawala, kapatid, mahirap ka pa rin. Hindi ka ganun kayaman. At ang nakakakita po at nakakaunawa at nakakaintindi ng katotohanan ng sinasabi ko ngayon ay yung pong mga nakakakita at nabubuhay sa pananampalataya. You cannot understand what I'm saying if you are not living by faith. And Christianity is living by faith. Glory to God. I could say, hallelujah, praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 11, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Ang sabi dito, set your mind on things above, not on things on the earth. So living by faith is setting our mind and our heart on things above. Habang tayo nandito sa mundo, gawin natin kung ano po yung mga profesyon, ano yung skill mo. You have to develop that. You have to excel in your skill. God is the giver of that skill because God gave good and perfect gifts. So, tayong pong mga Kristiyano, ating pong kinikilala na lahat ng bagay na mabubuti na meron tayo at lahat ng mga talento na meron tayo, every good skill that we have, it comes from God. Kaya we are giving Him the glory. At ngayon, dahil sa Kanya po lahat yan, hindi po tayo nakatuon sa mga bagay dito sa mundo, but we Christians are living by faith sa mga bagay na pinangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sa pangako ng Diyos. Diyan po tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano. And that is the importance of faith. Faith from the beginning up until end. Faith from the start, faith as we live, and faith until the end. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. We are living by faith. And also by faith, we are living by faith because the Bible says, the just shall live by faith. Pakisabi nga po ninyo dyan. Pakisulat nga po ninyo, the just shall live by faith. So, nabibig sabihin ng the just shall live by faith. No? In Habakkuk chapter 2 verse 4, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. In other words, ang mga taong matutuwid ay nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po yung pong ipinapaliwanag ko na
anumang sitwasyon, anumang kinakaharap natin na difficulties, problema, pagsubok, challenges sa buhay natin, iniwan ka ng asawa mo, itinakwil ka ng mga anak mo, lahat ng masasakit na experiences natin, nalugi negosyo mo, nagkaroon ka ng sakit at karamdaman, o anumang bagay na pangit na nangyayari sa buhay mo, the just shall live by faith. Katulad po dito, dito po sa Habakuk, ito po yung time na mga Israelita po ay nakubkob at sila po ay slave sa ibang bansa. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit saan kayo, hindi ko kayo nakakalimutan. At ang sabi niya, the just shall live by faith. The just shall live trusting the Lord. Kahit sila po'y kinupkop ng mga kalaban, sila'y nananatiling nagtitiwala sa Diyos. Katulad ng mga tatlong Hebreyo na si Sadrak, Mesak, Abednego, kahit sila po'y parurusan at tatapon na po sa pugon, hindi po sila tumalikod sa pananampalataya sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kahit panganib na at kamatayan ang nasa harapan, kahit kampilan o anumang bagay na iamba ng kaaway laban sa mga taong tumanggap sa Panginoon at naniniwala na si Kristo ang kanilang buhay, they stand in faith, they live in faith. Oh, if you are standing in faith, my friend, you are immovable. No challenges, no trials, no temptations that can move you. You stand firm. Kaya nga po, unshakable ka. You are unshakable if you're standing on your faith. Glory. Again, saan nagsisimula o saan po nanggagaling ang yon? Bakit tumatatag? By hearing and hearing. Eh yun lang salita po ng Panginoon na I will never leave you, I will never forsake you. And that is the Lord coming from the mouth of Jesus Christ. Pag naging buhay yan sa puso ng isang mananampalataya, mga kapatid, anumang sitwasyon kinaharap mo, sumasa akin ang Panginoon at ang pagsama ng Diyos ngayon sa iyo, tagumpay na. Oh, maaring laban lahat sa iyo ng tao, pero ikaw, kasama mo ang Diyos, kahit si Lord lang ang kakampi mo, panalo ka na. Kasi hindi po dito usapin, kapatid, kung gaano ba sila karami. Napakarami nating mga nabasa po dyan sa Bible, no? Nagsama-sama ang lahat ng mga hari. Pero hindi ibig sabihin na yung pong pagsama-sama nila, koalisyon nila o karamihan nila ay sila po'y panalo. Ang panalo ay yung sinasamahan ng Diyos. If God is with you, who can be against you? Nagsama-sama ang mga hari na kumupkup po sa mga sa Sodom at Gomorrah, no? Pati si Lot, kinuha nila. Nung nilabanan po sila ni Abraham, then natalo silang lahat. Eh napakaliit po ang hukbo ni Abraham. Bakit? Sinasamahan ng Diyos si Abraham. Ang sino mang sinasamahan ng tao, panalo na siya. Katulad po ni Joseph, no? Nag-iisa siya. Tinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Nabuhay siya po doon sa banyagang bansa. Pero dahil sinasamahan siya ng Diyos, pinagpala siya ng Panginoon. Kapatid, the Lord is with us and He resides in you right now. Glory to the name of Jesus Christ. So, hindi lahat ay may pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is with you. Verse 2, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men. Yung pong salita ng Diyos. For not all have faith. Hindi lahat ay may pananampalataya. Kaya nga po tayo nagpapahayag upang tao po'y magkaroon ng pananampalataya kung bubuksan nila ang kanilang pandinig. Mga kapatid, this is our mission. To preach the good news of our Lord Jesus Christ at mapapalad yung mga magbubukas ng kanilang puso't isipan sapagkat ang sino mang tatanggap sa mensahe ng ginawa ni Kristo, sila po'y magkakaroon ng pananampalataya and that faith saves. Okay? Yung narinig nila na mensahe, biyaya. Nung narinig nila yung mensahe, tinanggap nila ang pananampalataya, nagkaroon sila ng pananampalataya, yung pananampalataya, tinanggap niya yung biyaya. And when grace and faith meets, my friend, in you, oh glory to God, meron pong miracle na nangyayari sa buhay natin. Kapag yung biyaya, the word of God, and that biyaya is Jesus Christ, yung mensahe ng mabuting balita, binuksan mo
Pag dumapo sa puso mo, nagkakaroon ng pananampalataya. At yung pananampalataya na, it meets all things that God promised. Kaya nga po ang sabi po ng Bible, no? Lahat ng pangako ng Diyos na mabubuting bagay nandito po sa mensahe ng biyaya na kay Kristo ang lahat. Ngayon, pag dumating ngayon sa puso mo, tinanggap ng pananampalataya, sabagkat yung pananampalataya, yung pong mensahe ng biyaya, nagki-create ng pananampalataya, it comes from God, then all of God's promises are yes and amen to you. Glory. So it is faith, my friend, which gives us victory over the world. Bakit kailangan natin ang pananampalataya? Yan din ang nagbibigay sa atin ng tagumpay upang mapaglabanan natin ang anumang tukso, napakaraming mga tukso, napakarami pong mga kadiliman sa mundong ito. Lalo na sa panahon ngayon. Oh? Kausap ko po si Pastor Adel kagabi, dyan po sa Japan. Ano? Ang sabi niya, napakarami ng mga kung ano-anong lumalabas na mga nakikita dyan sa Facebook. No? At very busy po ang mga tao na nagpo-post kung ano-ano pong mga kalokohan sa Facebook. Ano? Yung kalaswaan, nandiyan lahat yan. Pero tayo pong mga Kristiyano, trabaho nila yun eh. Pero ang trabaho natin mga Kristiyano ay ang punuin ang ating pong mga Facebook account, Facebook newsfeed ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. So makikita ngayon dito, the world is filling their newsfeed dyan sa mga social medias with the things of this world. Temptations, nonsense things. Yan ang hindi nilalagay nila. Pero tayo po, we are filling our social media newsfeed with the Word of God. At hayaan natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ay mabuksan ng kanilang kaunawaan. Kaya nga po mga kapatid, huwag niyong ikakahiya ang salita ng Diyos. Kaya salamat sa inyo na patuloy na nakikinig sa atin, isineshare. Hindi ikinakahiya ang salita ng Panginoon na may share, may payag. Yung mga short videos natin, yung mga reels na yan, kailangan i-share ng i-share yan. No? Comment ng comment, i-share ng i-share, mag-participate. That is how we can serve the Lord, to bring the good news to all people. Yung nagpalakpak ka, nag-amen ka, nag-comment ka, nag-share ka, that is your part in serving the Lord of spreading the gospel sa buong mundo sa panahon natin ngayon. At purihin ng Diyos na yun po'y nasa panahon, mga kapatid, na we can spread out speedily, no? Very fast ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ngayon, sapagkat hindi lamang po sa mga mapupuntahan lamang natin na lugar, but we can also spread out the good news through social media nowadays. At ang pinakamaganda rito, kahit tayo po'y natutulog, katulad po niyan, ang dami po nating mga videos na dyan po sa ating YouTube channel. Kahit ako'y tulog, nagda-drive, o naman pong ginagawa ko, nasa mission ako, nagsasalita ako sa ibang lugar, people can access our videos. So we are ministering to them, no, through videos sa mga mensahe na yan. And I do believe that the Holy Spirit is moving and touching their hearts, sapagkat ang salita na naipapahayag, laging nandyan ang kapangyarihan. Hindi po nawawalan ng kabuluhan o nagpe-fade ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So it is faith which gives us victory over the world, mga kapatid. 1 John chapter 5 verse 4 says, whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Our faith is the one that overcomes the world. Kaya yan ang kahalagahan ng pananampalataya. We need faith because that is what Jesus Christ is looking for when He comes. Luke 18:8, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? No? And faith also pleases God. Walang makapagbibigay kaluguran sa mata ng Diyos kung walang pananampalataya. At ang pananampalataya, faith comes by hearing and hearing the Word of Christ. It is the Word of Christ. And we Christians are living by faith. Not by sight, but by faith. Glory to God. No? The just shall live by faith. And also, hindi lahat ay may pananampalataya, kaya kinakailangan nating ipahayag. At ang pananampalatayang ito, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mundo.
Kaya be strengthened by your faith every day sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. And if this faith becomes alive in your heart, I tell you are immovable, unshakable, you're living victoriously, excited ka araw-araw with joy and gladness in your heart. And ang pananampalataya po, according to Hebrews 11, is that nakikita niya yung mga bagay na darating. Yung pong mga pangako ng Diyos ay nakikita niya. So ang mata, ang pananampalataya ay merong mata. He sees the impossible. He sees the promises of God. He sees the unseen one. Yung pong inaasahan, yung hope ay nakikita po ng pananampalataya. Kaya kapag buhay po ang pananampalataya ng isang tao, kung bakit wala po siyang kalungkutan at hindi po siya nade-depress, hindi po siya nagkakaroon ng anxiety, sapagkat nakikita niya yung pangako ng Diyos. Stand on your faith, my friend.